that ye submit yourselves unto such, and to every one that helpeth with us and laboreth. I am glad of the coming of Stephanas and Fortunatus and Achaeus, for that which was lacking in your part, they have supplied. For they have refreshed my spirit and yours, therefore I acknowledge them that are such. The churches of Asia salute you, Aquila and Priscilla salute you much in the Lord, with the church that is in their house. All the brethren greet you, greeting ye one another with an holy kiss. The salutation of me, Paul, with mine own hand. If any man love not the Lord Jesus Christ, let him be anathema. Grace, the grace of our Lord Jesus Christ be with you. Ready, go. My love be with you all in Christ Jesus. Amen. Pray, Lord, na salamat sa inyong mga pagpapala na binigay sa librong ito, Lord. First Corinthians, we pray na as we finish this, Panginoon, dala namin yung mga sentimento nga po, Lord, ni Paul, paano niya ito diniliver. At yung mga aral dito, Lord, na nakita naman namin from the first chapter hanggang ngayon, mga pangyari itong book na ito, Lord, dahil ito yung sinita nyo, i-pray na bitbit namin ito, Lord, as we finish this. Yung pa yung maalala namin, Panginoon, balik-balikan namin, especially yung mga ending message dito, be strong. Sabi dyan, mayroon din mga opportunities, maraming kalaban. So, yun po ay tema ng buhay ng Kristiyano. So, i-pray kayo pong mag-ingat sa amin sa aming buhay, Lord, especially ngayon, Panginoon, na makuha namin yung message at sa buhay namin. Okay, malulati, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, mga bata, ha? Yung magulo. Ilan taon na ba si Ashley? Five. Malaki na ni Ashley, ha? Si ano nga, mukhang ali na eh, si Chloe. Huwag kayo maingi, ha? Makinig lang, ha? Yung kaya niyo intindihin, makinig. So this time, tapusin na po natin to. So wala na masyadong message ditong malaki kasi pa-ending na eh. Pero may mga konti-konting ano, katulad ng kinanta niya, di ba? Usado niya ba yun? Verse 13. Sabi doon, watch ye. Stand fast in the faith. Quit you like men, be strong. Sikat na sikat po yan kasi nga, madali lang, isang verse lang, pero punong-puno na ang kasi nga, nagpapaalam na dito, isa sa mga gusto niyang mensahe, eh syempre, ano yung gusto niyang iwanan sa mga tao? Dahil maraming kalaban, mamaya, punta pala tayo dyan eh. So, marami dito. So, isa-isa natin, sabi-sabi doon. Itong first two verses, ano to, giving to. Okay? So, kasama po yan sa buhay talaga, no? Sa Kristiyano, sa churches, kasama yan. Dito na lang kayo kay ano, kay ang abantayan mo. Sabi dito, now concerning the collection for the saints. So ano yun? Pag sinabing ko, ano bang kinokollect natin? Di sinabi dyan eh, pero ano po yan? Pag inintindi nyo po dyan, bakit may kinokollecta? Tapos, in-order sila, no? Sa lahat ng churches. So may mga special ano dito, ha? Kasi nga, sa kanila naman dati ay hindi katulad sa atin ngayon na established na tayo ngayon eh. So, ang tithes talaga, para lang yun sa church. Okay? So, pero, kahit sa atin may support sa atin, di ba? So, bakit sila nagbibigay? The church. Kasi, alam nila to. Alam nila na pag sila yung support sa missionary, sila yung pagpapalain ng Diyos lalo. Eh, lalo na yung pag may mga, alam mo na, wala nang kailangan sa pera. May mga ganun pong tao, may iniwala ba kayo? Kailangan actually nila mag-partner sa mga maayos na churches para hindi masayang yung kanilang pera, ginagawa nila, nag-iipot sila sa langit. Okay, ganun po yun. So sana kayo, ganun kayo, na-i-picture nyo ba yung sarili nyo na ganun? Bagay, bata pa kayo. Eh, si Jana, doktor yan. Nakikita ko yun, ganun. Huwag ka lang mag-aasawa maaga. Mga doktor, malaki yan. Pero hindi rin lahat, lalo pag medyo tapat ka. Pero marami yan, blessing yan. Sarap yun. Pero maghihirap ka muna. Ganun sana kayo, ha? Baka naman si Kim, maging businesswoman, di ba? Ano man gusto mo maging paglaki mo? Laki mo na pala, eh. Anong height mo na? Tingnan ko to, laki, ha? Sino malaki sa'yo, Chelsea?
Parehas, no? Anong height mo? Hindi mo alam. Di takoy tayo. Guro, mga ano ka? 5'5". Anong gusto mo maging? Hindi mo pa alam. Gusto mo ako na lang magbigay sa'yo? Ikaw? Ha? Nurse. Mas maganda, ikaw yung may-ari ng ospital. Ganon. Oh, ganon ang target nyo. Masyadong mababa. Ikaw na lang. Ano ba gusto mo sa buhay? Ano bang ano mo? Hindi mo pala. Sige, maganda yan. Matend ka lang. Ibigyan kita ng ano. Ikaw, Ubad. Ha? Isa lang muna. Sige. Uy, programmer. IT. Yan. Lalo sa IT, mabilis yan. Masipag ka talaga. Sila, sa kanila ganun, mayroon ka lang produkto, unique sa'yo yun. Startup niyan talaga ganun. Isa, dalawang tao lang sila. Ganyan. Okay. Punta doon. Yan. So, pag malaki ka ng pera, anong gagawin mo doon? Wala kang gagawin dyan. Di mo kaya kumain ng... Diba? So, ang pinaka niya, kaya sa church, ganun tayo, yung ating konting, ano, nakayanan, doon natin binubuhos, di ba, katulad niyan. Bumili pala tayo mga equipment ulit, kasi nga, lolo ko na isa, tapos meron pa tayo sa lala, pero may extra-extra doon. So, okay lang yan, gastos lang dyan, chairs, salamat nga may nag-sponsor, pero, ba't ganun tayo? Kasi, na-realize natin, ang buhay sa mundo, saglit lang eh. Diba? Tapos, hindi ka talaga masaya pag ang gusto mo lang pa sarili. So, kaya mga marunong, naturuan na sa Bible, ganun, ginagawa nila. Tinuruan din sila, nakikita niya, malinaw, diba? Sabi dyan. So, nangungulekta rin sila. So, tinuturuan sila kung paano magbigay. At even more, hindi lang sa sarili nila. Okay, sa church, isa yan eh. Sa inyo, para sa inyo, gagastos sila ng church. Pero, nagbibigay sila sa iba, nag-support sila. O yan, sabi dyan, no? So, by the way, ito, Corinthian Church, tinuruan niya, Galatian Church, tinuruan niya rin, di ba? Nakita niyo? So, tinuruan ko yung sa Galatian Church, ganun din kayo dapat. So, ano nga gawin nila? On the first day of the week, ano yung first day of the week? Sunday po yan, ha? Sabi dyan, let every one of you lay by him in store. So, ipunin mo na, sabi dyan, as God hath prospered him. So, na, pinagpala ka. Ano ba yan? Madalas, siyempre, sweldo. Baka may nagbigay sa'yo ng kung ano. Hindi mo lang kailangan ibigay lahat yun sa church eh. Kailangan lang 10%. Ang standard po yan. Kung gusto mo mas malaki pa, di ikaw na. Sa'yo naman yan eh. Pero, madalas, yun lang. Yun ang in-expect lang ng Diyos. Siyempre, gagamitin mo pa iba sa ibang bagay eh. So, sa atin, ang gobyerno, kinukolekta sa amin, nasa 25%. Diba? Medyo mabigat, pero wala tayong choice. So sa church, ano to, kusang loob. Natuto ka na talaga, naintindihan mo, nauna, inutos ng Diyos yun. Pangalawa, pagpapalain ka palalo, masaya pa, nabihin mo ka pa sa langit, nakatulong ka pa, na support mo yung church. So hindi yan, ano sa'yo, question. Okay? So ipunin mo daw, so, total, ang pinaka-major natin, isang sa linggo, di ba? So, maganda para sabay-sabay na doon na nila binibigay. Okay? Kaya sabi dyan, that there be no gatherings when I come. So, pagdating ni Paul, dadalin yung pera, itutulong nila kung saan, alam nga naman sa kapalang mag-ano, bigayan, di ba? So, kaya practice na nila kahit naman dati sa mga Hudyo, gano'n na rin. Utos na yan, matagal na. Okay, yung tithes. Matagal na yan. Hindi lang sa Kristiyano yan. Okay? Kaya sabi dito, and when I come, whosoever ye shall approve by your letters, them will I send to bring your liberality to Jerusalem. So sa Tagalog, pag dumating naman daw siya, kung sino daw yung approve sa inyo, ibig sabihin nito, mapagkakatiwalaan. Okay? So ganun po yan sa church, kahit saan, ha? Kapare, si ano, di ba? Napakanta na kasi napagkatiwalaan siya doon. Hindi lang yan. Kung may sasakyan na tayo, marunong ka mag-drive, di ba?
Pagkatiwalaan ka na rin. Pagkatiwalaan ka, hindi mo ibabagga, hindi mo papatangboy ng walang gas, di ba? So, ito naman, lalo na to pera yung kukolektahin niya. So, anong klaseng tao to? Pagkakatiwalaan. Amen? So, yun ang lesson dyan. Isa sa mga namin yung lesson dito. Kayo, lahat kayo dito, tinitrain na kayo maging maglingkod sa Diyos, di ba? Soul winning, lahat siya, yung iba dyan, nakakatulong na sa maraming bagay. So, maganda dito, kahit saan po actually kayo pumunta, hindi lang sa church. Kaya nga maganda sa church, dito ka na tinuturuan, tapos paglabas mo ngayon sa company, kung saan man niya, ay, ganun din pala. Actually, makapansin niyo yan, lahat ng maganda sa labas, ginaya sa church. Lahat yan. Ang hirap paniwalaan, di ba? Kasi syempre, hindi pa naman kayo, no? Pero nung inaaral ko yan, lahat siya, yung mga company, policy, kahit yung mga gobyerno, kung paano tinayo yan, alam niyo ba kung paano? Paano? Siyempre, yung mga elders nag-uusap, paano ba tayo gagawa ng maayos na gobyerno? Ganyan lang na yan. Pero nung after ng Christianity, nakita nila yung mga rules, mga ideas, mga batas, mga nasa Bible, mas maganda pala in the long run. Andan nyo, mga bata kaya ngayon, mag-interesado kayo sa history nyo, history class. Maganda ngayon, pwede kayo mag-search sa internet, di ba? So, hindi ka lang constrained dyan sa nasa textbook nyo. So, kasi minsan, hindi ilalagay talaga yun. Sasabihin nila, bias. Pero, hindi nila may tatago yun na yung Christianity, na influensya ang buong mundo. Kaya nagkaroon tayong idea na democracy, though hindi maganda yung democracy pag sobrang democracy, pero still, ano yung karapatan ng bawat tao. Okay? Diyan kinuha po yan sa Bible, maniwala kayo sa hindi. Okay, so ganun yun. Kaya kung mapapagkatiwala, kung sa church na, yung church mismo, sinusuka ka na, anong klaseng tao ka na nun? Ha? Ibang klase ka na nun. Okay, pwede ka lang magbalik loob. Kaya nga tinuturuan tayo. Amen? Kaya sinabi ko dito mga sinigaw ko kanina, kukulit eh. Welcome naman sila dito, di ba? Magpinulang sila. So, ganun din kayo. Hindi ko naman gustong mahawa yung mga maayos dito, nakikinig, tapos yung iba, hindi nakikinig. So, may something yun sa mga yan, hindi ko alam. Ganyan kasi yung pag tinanggay mo yung ano, kaya nag-aalala din ako kay Kim. Alam niyo ba, pag ganyan na yung opportunity, dinadala ka na ng Diyos, nilalapit ka na sa Diyos, tapos tinanggihan mo pa, ano mangyayari sa'yo? Hindi maganda. Meron kami dyan, si Pastor Jo, may kwentong gano'n. Meron tatlong triplets, magaganda. Tapos gusto nang mag-aral sa Bible school daw. Though ako, hindi ko naman inaano yung Bible school. Pero, yan na lang natin yung nagtatapat na. Gusto naman ito, isipin, lumalapit sa Diyos, di ba? Salamat. Ang pumigil sa kanya, magulang niya mismo. So, bandang huli, nagsisi yung magulang, nagkandalaw ko loko. Ayun, ang gusto mo kung magulang ka, mas gusto mo ba yun? O gusto mo, ayun, ako masyadong malapit sa Diyos. Yung anak ko, gusto. Magreklamo ka ba doon? So, kaya nakakaasar, ngayon, kahit ito, nagkukwento sa atin yung mga dating matin dito. Sabi ko, mag-pray lang natin, ginawa natin sila ng mabuti, okay na yun. Iba daw, nag-church na kung saan. Marirealize nila yon. Na yung church ngayon nila, tayo, inaayos natin, ginawa natin sila ng mabuti, tinuruan sila lang sa Bible, maligtas sila, sa iba sila pupunta. So, anong logic nun? Nasa kanila yon, kasi mabata pa naman, mag-iisip yun eh. Eh tayo, makapaghintay naman tayo, kasi kahit anong gawin naman ng iba, gagawin lang natin yung kalooban ng Diyos, di ba? So, no hard feelings naman yan. Sabi tayo punta doon. Ayan. So, tayo na punta doon. Kay Kim lang nag-umpisa eh. Ayan, basta sumunod na kayo hanggat kaya nyo. Hanggat pinakamabilis na para, ano no. And then, gusto ko sabihin dito sa, yan nga, parang mapagkatiwalaan kayo, katulad dito kung sino man dyan. Hindi sinabi dyan yung pinakamayaman, yung pinakapogi, hindi, kung sino yung i-approve nyo. So, another clue para sa inyo, yung church, huwag niyong babaliwalay. Amen? Huwag kayong mga away dito kung sino-sino. Bawat member dito, importante yan. Mag-uusga sa inyo yan. Nang mabuti o masama. No, pwede yan, pagkaharap mo si pastor, si mamaya, bite mo, tapos yung isang ano naman, niloloko mo. Kaya mag-iingat kayo. Okay? Kasi
buong church ang magde-decide sa maraming bagay sa church. Anyway, sabi dyan, them will I send. So, kung sino man yung pagkatiwalaan nyo, papabdala yung pera. Basta wala namang sinabi yung pera dyan. Eh. Implied na yun. Okay? Nag-collecta sila kanina. Tapos ngayon, sabi dito, them will I send to bring your liberality unto Jerusalem. Okay? So, yung time kasi nito, talaga naghihirap sa Jerusalem. Kasi mas matindi yung persecution sa kanila. Okay? So, tinutulungan nila. So, ganun yan, ha? Pero pansinin yung tawag doon sa pera, liberality. Ba't ganun? Kasi kaya hindi mo na kailangan ibigay yun sa iba. Tulong mo na sa kanila yun, eh. Pag sinabing liberal ka, ibig sabihin, maluwag ka. Ganun yun. Hindi laging negative ang liberal, ha? Hindi nyo ba yan? So, madalas ako ngayon, lalo sa ano. Pero hindi lagi. Kaya sabi dyan, if it be meet that I go also, that they shall go with me. Okay, ibig sabihin lang kung makakapunta ako. Now I will come unto you when I shall pass through Macedonia, for I do pass Macedonia. Macedonia, sinasabi lang niya yung kanyang route. It may be that I will abide, yea, and winter with you, that ye may bring me on my journey whithersoever I go. May gusto sumama. For I will not see you now, by the way, but I trust to tarry a while with you, if the Lord permits. So, pansinin niyo po yung ano nito, no? Yung katagaan nito, sinabi rin yan kay James, di ba? So, pag sinabing, pag may plano tayo sa buhay natin, okay? Madalas yan, kasama yan, kung kaloob ng Diyos, di ba? Kalooban ng Diyos. Napansin niyo ba yun? Katulad dyan sa, kung ano man yung course niyo, kung sa mga pangasawa niyo, kung kalooban ng Diyos, lagi tayong ganun. Huwag kayong ma-obsess sa plano niyo. Iba kasi ganun eh. Ah, kahit anong mangyari, ako, ano ako, doktor. Eh, kung conductor pala, hindi. Kung IT rin pala, hindi masabi. Eh, lalo yung doktor na yan, malaking ano dyan eh. Bigaya, mahirap. Ako, kailangan mag-IT ako. Eh, alam pang paaral, kumari, ganun. Marami namang ano eh. Pero ngayon ata, pati college, libre na ba? Kailan lang? Recent lang yan, di ba? Swerte nyo naman. Kami, wala. De, pero nagsisikap din pag ganun. Mahirap din yung puro libre. Yung iba, wala na. Hindi na nagsikap. Umasa na sa gobyerno. Anyway. Yan na, if the Lord permits. So, pag may plano kayo sa buhay, laging ang consideration nyo ba, gusto ba ito ng Diyos? Amen? Ganun yan, kahit saan. Kung mawawala yung plano mo, hindi matutupad yung plano mo lang yun eh. Hindi pinermisuhan ng Diyos. Dapat nakatuto ka. Kasi marami nang pwede kang daan. Pwede maraming course, marami mapangasawa, hindi, isa lang ha, ibig sabihin. Pwede ka namang, huwag mong, si ano dapat, ito talaga. Walang ganun. Anyway, but I will tarry at Ephesus until Pentecost. So, ba't niya sinasabi yung kanyang itinerary, no? Kahit ako, sinasabi ko sa inyo para pag-pray nyo rin. Diba? Punta tayo sa ganyan. For a great door, ito na yung ating title, no? Ang title pa rin ito, a great door and effectual is open. So, bakit nasipag ni Paul? So, parang tayo din. Yan, di natin alam lahat ng mangyayari sa ministry, sa buhay natin, di ba? So, sipag ka lang. Pero minsan, pag masipag ka, matapat ka, ano mangyayari? Sinasabi nga nilang, matulad ito, nagnaikinig si Adam. Hindi mo alam, di ba? Magkakaroon opportunity yung mga matalino. Tsaka, yung katulad niyan. Hindi natin yung pagkatiwalaan. Baka si Rin, magkaroon ng sariling bahay. Ganun-ganun lang. Ganun yan, minsan, pag matapat ka. Pero kung hindi, ewan ko sa'yo. Diba? A great door and effectual. Ibig sabihin, may, dahil masipag si Paul, noon, ginugulpi-gulpi lang siya, pero nagtapat lang siya. Nagbubukas yung pinto na tinatawag. At hindi lang pinto, great door. Ibig sabihin, ano kaya yun? Hindi sinabi dito eh. Pero malamang, ano yan? In-invite siya kung saan, nakilala siya ng importanteng tao. Ganun po yan eh. O mag-preach ka dito. Eh dati, inugulpi nga siya eh. Tapos, pag may nagsabi ko naman, Mayo, mag-preach ka dito, Paul. Opportunity yun. Kaya katulad niya, Paul, ipapagamit ako sa iyong ano, lugar. Mag-preach ka lang doon, magtayo ka ng church. Hindi ang ganda, di ba?
O, ito ang tricycle, gamitin mo. Uy, salamat. Bigla, bigla. Diba? Mahina pa yung bicycle lang eh. Pag talagang ano, tulad yan, lugar nga pinapagamit sa atin. Si Paul, sigurado ako dito may ano yan. Hindi sinabi kasi. Malamang ganun na makilala sila. Alam niyo naman ang ginawa ni Paul, di ba? Ilang church ang in-establish niya sa ilang taon. So, obviously, may inaano siya dyan. May pinapahiwatig siya na... Pero gusto ko lang sabihin, lesson sa atin ngayong hapon, magmasipag lang. Amen? Huwag kayo katulad nung kailan lang nga, di ba? May nabigyan ng tablet. Di may inggit ka na, ganun ba? Or, sa amin naman, sa mga pastor, ang kinakaingitan dyan, yung mga nag-preach siya sa malaking church, mga ganun yan eh. Kaya binida siya or something. May naging member, may nag-support, ganyan-ganyan. Pero, nagbubukas yan. Ang tanong, paano magbubukas sa'yo? Basta ba't sa kanila nagbubukas, sa akin hindi? Eh baka hindi ka, ano, may kilos or something, di ba? Ang Diyos ang magbubukas, baka hindi ka handa kasi. Pag hindi ka nagsipag, tsaka nagtapat. Amen? Naintindihan niyo mo yung magtapat? Patulad yan, yung pinakasimple yan, mag-attend lang. Alam mo, kalooban ng Diyos yan, tama? Attend lang, attend. Matututo ka na. Nakakaroon pa ng friends na maayos, di ba? Magtapat ka lang, basa na naman ang Bible. Ganun talaga lahat ng aral na naman, module na naman. Parang nga sa inyo lahat yan eh. Tuloy-tuloy lang. And then, mausisa niya, magbubukas na yung mga opportunity. Okay? At sabi dyan, effectual. Yan talaga maganda. Pero pansinin nyo, hindi lang yun. Sabi dyan, but there are many adversaries. Alam nyo ba, laging ganyan? Oh, mamaya pagkatapos ito, ganun na sabihin niya, di ba? Magtapat kayo ha, uy, maraming kalaban, mag-ingat. Ganun ang mga tunay na lingkod ng Diyos. Hindi ka katulad ng iba na lahat, kasundo natin lahat. Ay, huwag mong sasabihin yung ganyan mga bakla. Ay, yung politiko, huwag mong sasabihin ganyan. Di magnanakaw yan, basta. Kahit magnanakaw. Di ba? Ay, mga ibang churches, huwag mong sabihin. Ayun yan, totoo eh. So, kaya marami tayong mga kalabaw, huwag na kayong magulat. At tulad nga yan, pag may nagbabalita sa akin, sa iba na nag-church, eh, ang ganda ng pakitungo natin, di ba? Ngayon pa tayo sinundo doon sa napakalayong lugar. Para ma-appreciate sana naman, kasi nakakaawa na eh. Hindi, sige. Bandang ulit, di, wala naman sinasabing ano. Ganun lang eh. So, I'm sure may mga kalaban tayo dyan. Yan ang narinig na rin ako eh. Diba? So, mag-ingat lang, pero tuloy-tuloy lang. Hindi pwedeng matatakot kapag walang kalaban. Ah, sige. Ayaw pala ng mga Calvinist na ina-expose sila eh. Hindi natin na-expose. Ganun ba yun? Hindi eh. Marami naman sila maluloko. Diba? So, kaya tuloy-tuloy lang tayo. Kaya sinasabi lang dito, maraming kalaban. No? Kaya anong gagawin mo? Pagandaan mo, tanggapin mo, reality yon. Magtapat ka lang. Okay, next tayo. Now, if Timotheus come, see that he may be with you without fear, for he worketh the work of the Lord, as I also do. So, itong ginagawa ni Paul naman dito is, katulad niya, no, salamat, nagtitiwala kayo sa akin, di ba? Pero may time na, kunwari, si DM, sabi ko, Brad, puntahan mo nga si Rain, encourage mo. Ay, punta si Rain. Huwag na lang si Rain. Kunwari, si... Sino ba? Si Christian. Hindi, yeah, si Inigo, kunwari. Brad, si Inigo, puntahan mo. Encourage mo. Eh, si Inigo, gusto ko si Pastor eh. Diba? May mga ganun eh. Kasi sabi ni Paul dito, kung... Ako, lingkod ako ng Diyos. Yang si Timothy, lingkod din niya ng Diyos. Kaya binibilin niya. Dapat wag mong pahiyain, wag mong pahirapan, wag mong ano, kasi bata pa yan eh. Kasi sabi, binibilin niya. Okay, ganyan po tayo. Ako, naramdaman ko yan, kayo pastor din, syempre. Kahit di ako worker doon. So alam ko yun, binibilin ako nun sa iba, kaya pag binsa, pagpunta ko doon, ay okay, pastor. Ganun po yan. Kaya mag-ayos kayo. Amen? Lalo yung mga lingkod ng Diyos, alalayan nyo.
para ma-recommenda rin kayo, hindi yung gasarili kayo. Next. Diyan, let no man therefore despise him, but conduct him forth in peace, that he may come unto me, for I look for him with the brethren. Yun ang sinabi ko kanina. So, binibili niya sa Timothy, alagaan niyo, ibig sabihin, alalayan niyo. Okay? So, may another person, sabi niya, as touching with our brother Apollos. Ito po yung si Apollos, yung magaling, yung salita. I greatly desired him to come unto you with the brethren, but his will was not at all to come at this time, but he will come with when he shall have convenient time. Okay, so si Apollos po ay siguro kasi magaling ang magsalita to, parang sinasabi ni Paul, oh, magsalita ka naman doon, bisitahin nyo sila. Kaso ayaw. Siguro, busy. Hindi naman masama yun, kasi busy. Sinasabi lang na pupunta rin yun, huwag kayo mag-alala. Okay? Kaya ito na. So may pumunta sa inyo dyan, may encourage o wala, kayo mismo, sabi dyan, watch ye, stand fast in the faith. Again, yung, ano yung watch? Yung sinabing watch po, magmatsyag yan. Kasi marami dyan, mga manluloko, marami dyan, kayo mismo minsan. Kala mo, bait-bait ni Chelsea, kala mo lang pala yun. Diba? Hindi, mabait si Chelsea, kunwari lang. Okay. Kala mo lang, okay lang yan, okay tayo dito, wala tayong problema, si Rafi, walang gagawin kalokohan to. So kaya binibili ni Paul sa mga taga-Corinthians, hoy, yung mga kalaban, nasa loob, nasa labas yan. Yung mga bata minsan, naturuan niya, medyo mga wild ang imagination yan. Lolo ko yan. Kaya, magmatsyag. Okay? Stand fast in the faith. Ano yun? Ganun din. Ibig sabihin na I shall not be moved. Okay? Hirap, may problema, tuloy lang. Ngayon, may kalaban, tuloy lang. Quit you like men. Yan ang hindi ko maintindihan dati. Quit. Ibig sabihin lang yan. Ibig sabihin na magpakalalaki kayo. Eh, paano yung babae? May doon, ipansinin nyo, yung lalaki ang ina-expect na matapang. Amen? So, dapat matapang din yung babae, pero ang pattern natin, lalaki. Kaya yung mga batang lalaki natin, dapat alam nyo yan. Ha? Kaya minsan, ba't tough tayo sa inyo? Huwag kang maramdamin, lalaki ka pa naman! Diba? Kasi ganun yan, madang huli. Pag hindi mo kinaya yan, ang problema, patay ka. Kaya ibang ngayon, puro inom, di ba? Ba't mahilig uminom yung mga tao, mga lalaki especially? Pangpawala daw ng problema yung kala nila. Feeling lang nila yon, di ba? Kasi pag, lakas ang loob ko, lasing ako eh. pag naalis yung alak, gano'n na naman. So, maging malakas. Ibig sabihin to, hindi lang mag-gym tayo, ha? Pero may makilala ako, gano'n. May budget tayo, gano'n tayo yung gym. So, maganda rin yung physically fit. Okay? Banggit ko nga sa inyo yung taekwondo kasi din natuloy, no? Nang gastos, eh. Pero gusto ko doon, mga lalaki na lang. Okay lang ba? Iba na lang yung sa inyo. Ano ba sa inyo? Ha? Pero maganda rin sa babae yun, pero maganda sa lalaki yun. Mas maganda. Soup. Iba na lang. Cooking. Gusto nyo cooking? Anyway, so magsama na yan. So, maging matapang, maraming pagsubok. Let all things be done with charity. So, medyo na-tackle natin, chapter 13, amen? Binabalik lang niya. Kasi minsan, ang hirap mag-isa-isayin ko ba yung mga ano ko sa inyo. Ba't di mo tinulungan yung isa? Dadahilan niya, syempre, di ba? Kaya gawin mo na lang, mahalin mo yung kapatid para hindi ka na kailangang gawin mo naman to, tulungan mo naman, nagbubuhat doon, ikaw gitagitara ka lang or something, di ba? Ito, maganda. I beseech you, brethren. So, yan na naman, parang Romans 12, no? Pinapakiusapan ko kayo, mga kapatid. Ano sabi? You know that the house of Stephanas, okay, may this is that it is the first fruit of Achaia, and that they have addicted themselves to the ministry of the saints. So, nagbibigay po siya na example. For example, yung pamilya ni Brother James. Yan, example ko sa inyo madalas, di ba? Nakita nyo naman. Oh, naglilikod sila sa Diyos. Ganun din kayo dapat. Eh, sabi, addict na yung mga addict. Mabuti ba yung maging addict?
Sa ministry, okay. Amen? Basa to ng Bible, addict na to. Okay lang. Diba? Kaysa naman sa iba ma-addict. But you submit yourselves unto such. Okay yan. Pag may mga tao naglilingkod, sundan nyo sila. Kasi sabi dito, huwag yung babastusin nyo pa. Pero minsan ganyan yan eh. Papataasan sa church. Kung alam nyo naglilingkod, yun ang sundan nyo. Submit yourselves unto such. Kung natin, sabi ko kay Brother James, di ba siya yung maglilid ng soul winning. Eh, hindi ka naman pastor eh. Huwag ganun. Ha? Huwag siya yung leader doon sa bagay na ito. Kapakanta si Brad. Oo, gusto ko si Brother James lang. Hindi ako susunod dyan. Tama ba yun? Pag si Christian na nagbasa ng Bible, di ka sumasok. Gusto ko si Rain. Walang ganun dapat. Amen? Dapat, kung sino yung naglilingkod, sundan natin. Yan, sabi dyan, everyone that helped with us and labor it. Nagtatrabaho yan eh. So, kaya may galang sa iyo tao pag masipag ka. Tapusin natin to. I'm glad of the coming of Stephanas and Fortunatus and Achaeus. Sa isang Bible ko, sila daw yung nagsulat nito eh. Okay? For that which was lacking on your part, they have supplied. So, medyo hinihiya niya, no? Kasi ganito yan. May expectation si Paul sa atin, no? Sa mga Kristiyano, may expectation din sa inyo kung sino yung leader niyo eh. Diba? Lagi ko lang sinasabi sa inyo. Kung natin, oh, makakain tayo. Salamat, no? Hugas naman yung iba dyan. Hindi, gitara lang. Gitara lang, gitara eh. Ang babae, yan ang ano nyo eh. Hinayaan nyo lang. So, buti may dumating na mga bago. Yun yung nag-minister kay Paul, no? So, hindi ko alam. Hindi mo sinabi kung ano man to. Siguro, nagbigay din ng konting tulong. Diba? So, sinasabi lang niya na may kailangan kayo gawin sa akin, hindi niyo ginawa, salamat, may iba. So, in a way, parang inihiya niya, pero tinuturuan niya rin yung mga tao. Amen? Na may obligasyon kayo, may dapat kayong gawin. So, in this way, sina Stephanas, Fortunatus, and Achaeus, sila yung example. So, ang ginawa nila, sabi niya, for they have refreshed my spirit and yours, therefore acknowledge them that are such. Okay? So, ibig sabihin, talagang nakatulong. Mag-refresh, ibig sabihin, kunwari, ayun nga, naguhugas, yung simple na lang eh. Kala ko, maghugas ako kanina, okay lang naman. Yung kaso, may ibang tumulong, di ba? Kaya, may pangangailangan ako, mas may nagbigay, ay, salamat. Diba? Naka-refresh. Kaya sabi dito, therefore acknowledge ye them that are such. Okay, hindi yung basta sila, wala naman eh. Ayun, ngayon, tumulong ka. Acknowledge nyo, ibig sabihin, salamat po. Ganyan. The churches of Asia salute you. Aquila and Priscilla salute you in much in the Lord with the church that is in their house. So yan, ganyan po sa mga churches, may pakialamanan din tayo ha. Pero ano lang. So kaya ako misa-misa nag-report ako sa main. Tuwa naman sila. Every year yon at least. Pero minsan sa chat kasi namin, hindi na magpapansin doon kasi sila na yun eh. Pero pag may mag-pray dito sa atin, sabi ko, tuwa yung mga yun. Amen? All the brethren greet you. So, masaya yun, di ba? Pangit naman yung walang pakialamanan. Yung mga ganun, di lalago yun. Greet you one another with an holy kiss. Ito pong verse na to, medyo naging controversial pa sa mga Pilipino. Ibig sabihin lang ng kiss niya, ibig sabihin, ano? Ano yung usual? Okay, ibig sabihin, parang yakapan niya sa Middle East, ganun daw eh. Ibig sabihin lang, sa atin nga, ano lang eh? Shake hands na lang. So, ganyan po dapat kasi close sana tayo dapat. Amen? Salutation of me pagtapos ng pandemic. Hindi naman matapos na yan. Pero, salutation of me, Paul, with our own hands. Sinasabi lang yan, ako mismo nagsulat nito. Though hindi siya yung mga nabanggit ko kanina. If any man love not the Lord, ito na yung kalaban. Diba? Patapos na siya eh. Naalala na naman niya, may mga loko-loko dito, kahit sa Corinthians eh. Pag meron daw mga hindi nagmamahal kay Jesus dyan, ano yung anatema matanata, parang minura niya na. Hindi naman minura, parang ganun, kinurse niya na. Kasi alam nyo, ang Panginoon, pwede dapat mahalin natin siya, paglingkuran natin. But yung ibang tao, parang either walang pakialam or pwedeng kabaligtaran yan eh. Ayan, wala na. Wala na. Hindi. Anyway, tapos naman na tayo.
So if anyone love that, pag sinabing love na dyan, pwedeng ano, kabaligtaran ng love. Ano yung kabaligtaran ng love? Hate. Diba? So, mag-iingat tayo doon. Okay? Kaya sabi niya, sumpain sila. Okay? So, wag sana kayong ganun, ha? So, ngayon, bata pa naman kayo, at least, nakikiano kayo, inaalam niyo kung ano yung dapat natin ginagawa dito. Yun. So, and then, the grace of our Lord Jesus Christ be with you, my love, be with you all. And so, greetings lang. Amen. So, sana naibigan yung book of 1 Corinthians. May 2 Corinthians pa. Yun ang next natin para tuloy na, no? Ibang language kasi yan eh. Pero ano yan eh? Anathema Maranatha. Parang curse yan. Okay? Curse. Parang sinumpa. Yan nga eh, Maranatha. Pag Maranatha siguro, okay lang. Kasi pag anathema, ayun yung curse dun eh. Okay? This time, bago lang po. Sinampo lang ko kasi yung ating bago. Ano, dali pa lang mabusan ng battery. So, yun lang. Chat-chat na lang po tayo Sabado kung sinong pwedeng, ano ko, di ko alam kung pwede tayo mag 2 cars. Pero malamang binangonan muna tayo. Okay, sige. Aga pa. Naputol tayo. Sige. Question ba? Question? First Corinthians, ang haba rin, no? Pero napa-importanting book nito kahit yung Corinthians ay mga marami silang problema ang church. Marami silang problema, nakita natin. Pero huwag na tayong gumaya, ha? Pero may solusyon dyan. May problema. Pero, normal yun. Pero ang gusto natin, syempre, maging agamit-gamit tayo sa Diyos. Hindi pasaway, katulad nila, minsan. Question? Ana? Sige. So, chat na lang po, ha, para sa Sabado. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa book of 1 Corinthians saan nakita namin ang kanilang mga pinagdadaanan doon. Time nila, we pray na maaral namin. Huwag namin gayahin yung mali, yung mabuti sa kanila. Gayahin namin. Apply namin sa aming church. Napakaraming aral. Nakita rin namin ang history na to, Lord. Kung anong nangyayari sa kanila. Kung ano yung mga papel. Yung mga roles doon nila doon. Si Paul, yung mga evangelist doon. Mga pastor. Ganun din po, Lord, yung mga naging problema nila. Kung paano in-address ni Paul, makita namin kung paano dapat namin address yung mga problema namin at possible na maging problema namin. Tulungan niyo po, Lord, ang bawat isa. Ang bawat isa, Lord, ay may sarili-sariling struggles. But lahat po yung may sagot sa inyo, Panginoon. So, kayo pong magpala sa bawat isa. Hindi namin nakasama, Panginoon. Ang mga schedule din namin, maayos po ito, Lord, para tuloy-tuloy po kami mag-aral, Panginoon, even sa Thursday or Wednesday, kung ano pong kalooban nyo. And then, sa araw ng Sabado, Panginoon, bigyan ng pabor, Panginoon, safety, sa biyahe, Panginoon, din, soul winning, Panginoon, at maraming bagay pa, Lord. Kaya malulati, in Jesus' name we pray.